Dire Team Ban. New secrets turn to ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. 'Yan na nga mga sir, mga ma'am. Good morning. Good morning po ba? Yes, good afternoon na pala. Sorry. Nagbabalik tayo dito ng Homeboy X Combo. Kasama niyo of course ako si Carlos and si Baby Shark Rain, and again, this is the GSC Thailand. Nasa Bangkok, Thailand po sila ngayon. And this game is between Team Secret versus Keen Gaming. Best of one. Kanina, kapapanalo lang yan rin. Secret. Napakabilis. 19 minutes. Kaya nga, binan na rin dito ng Keen Gaming yung Lone Druid, Kongka, Night Stalker at Omni-Knight. Yung mga common na ginagamit na Team Secret. Para, pero para naman sa Team Secret, yung mga binan out nila dito. Yung Naga Siren, Gyrocopter. Binan kasi yung Kongka. Kongka. Leshrac, Phantom Lancer at Razor. Pero Bounty Hunter at Rubik, alam natin na paboritong hero yan. Parehas. Common nila yan. Common heroes ng Secret nga. Para sa Rubik, meron yan 73% na win rate na neto lang. At para naman dun sa Bounty Hunter, 84% na win rate. Boss Calves, ano masasabi mo sa level 1205 Tagalog caster? Napakahusay mga sir. Nakaka-proud. Oo, di ba? Napakalimit. Londuno. Napakagaling mga sir. Congrats, congrats. I-spamin natin yan. Mamaya pagkabili ko. Salamat pala sa nagbigay. Sino ba nagbigay sa akin? Usapang battle pass. Wala pa tayo dyan. Bakit si Carlos lang meron? Shoutout din kay Amiel Electric. Ayan, shoutout sa'yo. Ay. Uy, BG Chills. What's up sa'yo, pare ko eh. Ayan, from TNC Five Peaks. Oh, okay. Si BG Chills. What's up? What's up? Naga pala ang hilig gamitin na, ano, ng Kin Gaming. Pero yung napabigay, Sand King Bar. Sand King Bar. Pero wala na yung, ano, yung Naga. Priority nila yung Naga Siren. Maganda rin naman yung setup for or pang disengage din ng team fight. 25k yun, Boss Calves. Ano 25k? Kasi level 1,255. Oh my god. Pero to Witch Doctor yung pinick dito ng King Gaming na maganda rin naman na pick. At saka magka-compliment sa Sand King at Spirit Breaker. Sorry. Ayun o, lakad matatag. Normalin, di ba? Napakahusay. May sakit kasi kami ako, nilalagnat na ako. Kaya nakaganto ako. Sorry talaga. Parehas kaming nilalagnat na ako. Minamalat na rin kami. Kanina binan so, yan. Oo, kasi nga binan out. Ngayon naman, na-open naman yung Ember Spirit. Auto-pick kasi hindi nga na-ban. Pero meron pa naman last ban. Ang kulang dito sa side ng Team Secret, position 1. Pwede naman mag-save lang yung Ember, pero mid 1 yan. Samantala sa King Gaming naman, they're still missing out 2 core heroes, mid laner and position 1 din, which is yung hard carry. Zatani Cabare, shoutout sa'yo, Chong. Luna. Luna agad. Magandang pang all-in kasi yung Luna kapag best of 1 eh. Oo naman. Basag lang, objective lang. Sorry. Makating yung lalamunan ko. Huwag yun naman ako pa ako, ay Lord. Pag kinuwagad ako ni Lord, wala namang bubura out kay Calps. Wala namang ini sa kanya. Okay lang, sanay na ako. Anak niya na din ako, tinanggap niya na eh. Isang palingkit eh. Alam niyo ba guys, parang dumadaming anak ko. Hindi ko alam ba't sila ganyan sa akin. Anong tawag sa'yo ni BYB? Hindi, lolo? Kapal ang mukha ang buta. Ano yun? Kasi ano yun? Sabi mo... Kasi ano, parang anak ko na si BYB, di ba? Sabi ko, ayan o, yung lolo mo. Ay, nako. Pero, ano, last, natatawa ko. Last. Si BYB yun. Tsaka huwag kayo maniniwala, Luz Camas yun. Yung Eminem na yan, kalokohan yun.
Kalokohan. Nakita mo ba yung latest na post niya? Kung gusto niya ng battle pass, 1174. I-like daw yung page. Like yung page. Oh, scamas. Wala kayo dun? Scamas. Ang kulit ng post niya eh, no? Kung gusto niyo level ano, level 75, like niyo yung ano, yung Facebook page niya, yung Coach Pero BYB. Pero Shadow Fiend, binahan naman dito ng Team Secret. Ayaw nila ng another right clicker para sa Keen Gaming. Binyag Ariba, opo. Yan yung sa Letran kasi, alam ba yan? Binyag Ariba. Yun lang. Baka, tapos pag tanda ko, 6K na ngayon yung likes ng page ni BYB. After ng cast dati, 3K na lang. Joke lang. Eminem, yun lang. O nga, si Raul, huwag ka man yung scamas yan si coach. Like nyo yung page nyo, try nyo. Pero sa akin, try nyo i-like yung page ko. Matik yan. So, sobrang daya pala nun mag-basketball. Oo kasi naman. Ang kulang nun. First time ko sumama kahapon, naninigaw. Ha! Gagano na lang. Wigla. Tapos yung score, kunyari yung score, 6-7. Or 4-7 lang. Tapos sila yung 4. Sabi niya, all. Kaya gusto nga kami ni Trike eh. Just ayaw makawala ni Trike yun. Ayun, 38,000 pesos, level 2,000 battle pass. Kulang. Ayan, mga ganun. Around 38,000 pesos nga. So, ilang member natin sa Lupon? Sorry. Mga ganun. So, alam niyo na guys, maski tigpipiso lang, sapat na. Ay, papaniwala dyan. Sira rin sa ulo. Ay, nako. Tama yon. Magulang pa sa magulang. Lagot na naman ako kay BYB. Okay. BYB yan. Slark naman yung last ban nila dito. Ayaw nila rin mahirapan yung Luna. Tsaka ang ganda rin ang laruan ni Slark. I mean, ni Ace for the Slark. Oh. Ilang tournaments na rin nakita. Pero, wala. Para sa mid, yung mga common na ginagamit niya, DK, open pa. Open na open, mga sir. DK, DP, Viper Lina. Tingin ko yun yung pwede nila isama sa Luneng. Dun sa mga ginagamit niya. Pascal, pa-shoutout po dito sa Muscat Oman sa Tanika, sabi niya. Si ano rin? DP. Jamox, pabati from, watching here from South Korea habang nasa work. Shoutout sa'yo. So, Death Prophet yung inasarito ng King Gaming. Grabe, tula ka ng tore to. Para naman dito sa secret hero ni Ace, no? Ang dami na mga hero pool. Hero ni Ace. Ang laki na hero pool niya. Isa sa mga, ano yan, why hero pools? Koki is liver. Shout sa'yo po yan. Wala, masama pakaramdam ko pa, sir. Eh. Malamig. Ang hirap pa pag walang buhok. Binenta niya ba yung... Ay, wag ka tumawa! Wag ka tumawa, puncha! Feeling ko lalo ang lalag natin. Wag ka tumawa. Pero last pick dito, Medusa, my God! Late game, kung late game. Hindi, sa pagkakilala ko kay Ace, pag Medusa siya, parang sa Lone Druid, di ba yung Lone Druid dapat pang late game? Siya hindi. Sobrang bilis na mag-farm. Yun yung pansin ko sa kanya. Tsaka lagi siyang sumasama sa clash. Mm-hmm. Pero more on nun, bibigyan na rin naman siya ng space, lalo na yung dalawang support niya. Yung Team Secret naman, meron silang Bounty Hunter para dun sa Vision. Siyempre, rotations na rin, Yapsor. At malakas kayong kill potential kahit mag-isa lang si Fata dun sa Doom, mauun niya yung lane niya. Si Midwan, alam naman natin kung gaano siya kalakas gumamit ng Ember Spirit. Pero para naman sa Keen Gaming, kinagandahan naman dito dahil nga meron silang Death Prophet at Luna, madali silang kumuha ng objectives, meron rin silang pang-initiate nandyan yung Sand King, Spirit Breaker, malakas rin yung kill potential nila dun sa mid lane habang hindi pa nakuha ng Ember Spirit yung kanyang level 6. So makakagala yung dalawang supports eh. Okay. Sir Cas, may laro TNC. Next week pa po yung laro ng TNC Monday. MDL Changsha na po yun mga sir. So ito naman, best of one. Tandaan nyo, lahat ng format ng GSC, yung group stage is best of one, round robin. Ang bottom two, tanggal. Pero bago paliwanag yan, pakilala ko yung side ng secret dito. Papi sa Bounty Hunter, Yapsor for the Rubik, Ace for the Medusa, Farah for his Doom, and finally, Midwan on his Ember Spirit. Para naman dito sa King Gaming, si Dark sa kanyang Sand King, si Yuna sa kanyang Spirit Breaker, si Death Prophet, si Witch Doctor, at si Luna. Pero ito rin, makikita natin dito, naka-smoke, 4-man smoke,
si Midwan nandito. Nice para nila yung mga sir. Eto na nga yung Church of Darkness, ibinigay. Pero basic lang. Ano ka, searing chain lang to cancel yung Church of Darkness ng Barat Room. End of aggression. Balik sa pwesto ang team ng King Gaming dito. Yung stats ko, ganun din. Yun din yung pangalan. Uy, shoutout kay Huawei, pare. Huawei 25. Kaka-subscribe lang mga sir. Thank you for subscribing, Huawei. Si Huawei, isa sa mga avid viewers natin sa Wombo. Lagi ko nakikita yan. Sa ano rin, sa WXC Plus. Nakikita ko rin pag may mga shows kami doon. So, shoutout sa iyo uli, Huawei 25. Thank you for subscribing. So, ito na nga yung horn. Start na. Pero again, ulitin ko. Again, ulitin ko. Napaka-redundant. Batalik ang pitama. Basahin mo yung nag-add sa'yo. May nag-add sa akin? Basahin mo yung pangalan. Ayoko basahin. Ayoko. Pero ulitin ko, guys. Ang format ng GSC Thailand, yung group stage nila, round robin, single round robin, ang bottom two, tanggal. Yung anim na may iiwan, papasok sa playoffs. Sabaga sa main event. Pagdating sa main event, sa playoffs, single round lang mga sir. So kung matatalo kayo, laglag ka agad. Pero papi, dusted siya dyan mga sir. Eto na ba ang first blood? Di ka malas-malasan mga sir. At nag-expire ka agad yung dust of appearance doon. So makakapag-TP out lang yung bounty hunter sa fountain. So sayang eh. Pero ang ginawa ka nilang matchup dito, yung Medusa nilagay nila doon sa mid lane para mas mabilis makapag-farm. Si Midwan, yung Emperor Spirit niya, sinabay naman nila dito sa Luna. Mm-hmm. And makikita rin natin dito yung King Gaming. Meron silang aggressive tri-lane dito sa baba, sa bottom. Katapat lang yung dual lane. Pero yung Bounty Hunter, parotate na rin dito eh. Yung top lane natin, mag-farman lang yan. Hindi magkakapatayin. Same goes for the mid lane din. Hintayin lang natin kung meron bang mangyayaring rotations from the support dito sa baba. Hindi natin masasabi. Pero shoutout sa inyong lahat dyan mga sir. Shoutout sa inyong lahat. Good afternoon po. Kanina good morning pero ngayon hapon na. So good afternoon nga. Saka maganda rin to. Yung si Midwan nandun sa bottom lane. Kasi nga kagaya nung sinabi ko, kapag nag-charge yung bara, medyo may saalangan siya. Lalo na kapag di niya pa nakuha yung level 6 niya. Pero dito kasi meron siyang bantay. At yung Medusa kahit naman i-charge, hindi agad-agad mamamatay. Tsaka isa rin doon, idadagdag ko. Kung kumpara nyo sa mid lane, marami kang titignan. May kalawa ka ng dito sa baba, isa lang titignan mo. Yung mataas, pero may sentry. Ano yung sentry? Hindi ko makita sa mapa. Sa ano yun? Sa King Gaming. Sa King Gaming, okay. Bounty Hunter again, nandito. Kukuha lang ng bounty. Ng rune niya. Nagkakakuha na ng rune. So, 2 minutes in. May aggression kanina, pero natapos ka agad. Pero, yaman ito. Ang pogi nung set. Charge of Darkness, ibinigay, pero basic lang, searing chain lang para makancel yung charge. Paralyzing cast ginamit na rin for the harassment. So, sakto-saktuhan lang. Silipin nga muna natin dito ng kaganapan dito ni Fata. Tabla, oh. Level 3 parehas yung dalawang offlaner. Ginamit yung kanyang Infernal Blade. Ang harassment lang mga sir. Pero nakapag-pull na rin naman dito si Yaps. Ito, mag-pull na siya. Ito, inaabangan niya. Ay, go. Kasi tinitignan niya kung ginawin lang na maledict. Pero searing chain again, ginamit. Uy, eto na nga, papalagan naka flame guard to. Flame sakit. Guard, mga sir, napakasakit. At eto na yung first blood. Nakakuha pa kagad dito. Ito yung sinasabi ko si Upsor, kahit saan siya pumuntang lane, kahit wala yung Bounty Hunter, meron nga silang kill potential. At kita naman yung Bounty Hunter rin kung nasaan sila. Yep. Samantalang binigyan ng harassment ni Dark sa kanyang Sand King dito si Fata. Pero yun nga lang, may Scorcher to. So, dagdag move speed plus the regeneration. Kung anong skill na yun. So, 1-0, first blood. Salamat. Yan, nakakuha sa mga nakapag-predict for secret. Congrats sa inyo mga sir. Pero hindi pa tapos ang laban. Sobrang hirap kaya mag-predict sa first blood. Mahirap talaga. Toss coin lang yun. Toss coin nga talaga yung first blood. Pero yung Bounty Hunter to, sinisilip yung mid lane. Yung Death Prophet nila going for the face boots pero ano level niyan? Parang silang level 4 o tabla-tabla. Tablang-tabla sila rito. Yung Witch Doctor, ano ginagawa mo rito, sir? At Charge of Darkness pin up dito. Saan ka pupunta? Ayun, papunta rito kay Ace sa kanyang Medusa. At wala pang rotations coming from the supports dito sa team na secret pero wala na, it's too deep. Kinansan niya na lang yung Charge of Darkness niya. Samantalang balik tayo dito sa bottom lane naman. Wala eh. Wala.
Panunuan na naman to. At nandito, hinaharas na naman ni Fata si Dark para sa kanyang Sand King. Yung Barathrum nakatambay pa lang dito sa nakatambay pa rin dito sa mid lane. Pero dalawa sila rito eh. Si Poppy nandito rin. Kailangan nila hatagin yung XP kasi level 1 pa lang si Poppy. Ito na yung Church of Darkness. Nabigyan siya ng Baro Strike doon, mga sir. Raiko Infernal Blade. At nagpop yung mga Caustic Final. At peng, tumama. Ang hirap eh. Pero ang ganda ng Baro Strike. Tumama sa dalawang heroes. Pero magre-regen dito si Fata. Magre-regen yun pero... Yun lang si Dark nakabote. Uy, yun lang. Dusted patay pa si Poppy. Si yun lang. Magandang rotation yung galing din sa Spirit Breaker na sila pa yung nakasecure ng kill pero bottom lane. Eto lang yung mahirap yung Luna. Napilitan mag-TP pero mamamatay pa rin. Nakita nila yung ano eh, na nandun yung support sa taas. So talagang ready sila Jumi. Samantalang si Ace, eto na nga Spirit Saiba. Tumama rito yung Church of Darkness pero may mana pa. Pero would this be enough? The body blocks. Then, ang ganda end up. Greater Bash. Tinulak pala yun dun sa tier 1 tower sa mid lane. Worth it yung mga naging rotations dito ng Baron. Saka level 3 na rin siya. Solid na solid mga sir. Compared dun sa Bounty Hunter na level 2 pa lang. Pero eto nga, tabla. Sarado dos tayo rito. 5 minutes and 31. Eto na naman yung Bounty Hunter naghahanap ng potential pick-ups. Pero kasi sabi na rin kanina to, may bote, may mangga, kompletos recados mga sir. Poppy moving in slowly dito sa top lane. Pero eto na naman yung Barathrum with the Church of Darkness. Pero this time around, wala na siyang Battle Charge. Eto na yung Sport Shirt, ibinigay, haabunin din si Dark, Power Strike, ikinumit na rin, pero wala na rin, out na rin siya dyan. Halata na rin siya nung ginamit yung skill niya. Pero hindi pa tapos to mga sir, eto na rin. Pero nice patan siya dito nung Bounty Hunter. So makakababa siya doon sa tore. So wala na, walay na mga sir. Felix up. Uy, alam na, 4. Thank you for subscribing, tier 1 sub. Pero si KG dito makakuha ng invincibility rune, so mabubuhay siya rito mga sir. Okay na, okay. Ganda na. Maganda pa rin itong bigayin natin dito. Pero Exorcism, ginamit na ka dito sa mid lane. Pero ito na yung Mumu. So nag-regen siya. Barathrum ni Yuna, nakabang. Tumasa ko yan. Ay, no. Samantalang Ember Spirit, ayan, solo siya rito. Kaso yung Luna, yung Luna yung medyo paralyzing. Kasi ibinigay. Pero kukunin niya rito yung stuff. Kukunin niya. Midas, yes, Midas. Yung TNC sa MDL pa. Sa ano yun, guys? Monday. Monday yung start ng MDL na tournament. So, abangers tayong lahat. At nakapag-trap dito ng Observer Ward yung side ng Keen Gaming. So, sakto-sakto rin naman niya. Further aggressive vision. At eto, si Yuna, naka-abangers pa rin. Pwede nila patayin ang patayin yun. Eto na nga. Baro Strike, Ikilomit. And the epicenter, mga sir. Infernal Blade, pinalo rin si Dark. Pero, hindi enough yan for him to survive. And Doom goes down for the first time. At kahit nga level 6 na yung Doom at meron na siyang ultimate na hindi niya rin naman magagamit kaya nadidelay rin nila yung pwedeng maging rotation na magagaling dun sa Doom or mga kills na pwede nila makuha. Kulit ng Baro. Ito na naman yung Bara charging going dito sa baba. Kay Rubik. Oh, Rubik naka-charge. Ito, nice patang kasi rito si Yapzor with his Rubik. Ito naman yung Witch Doctor moving in closely pero hindi masyadong malayo na yung mga sir. Nakabota na rin yan eh. Pero yung Bounty Hunter, nandito rin. So, tatlong hero from Secret nag-commit dito sa bottom lane. Ito, Flame Guard, ginamit na. Level 4 pa lang yan, nasakit. Ay, kung sakit. Ito na yung Telekinesis Lift. At basic lang, na-dodge mga sir. Mamamatay ka agad dito yung Luna, pero nandito yung Death Prophet Spirit. Sabi, plus the Maledict mga sir. Uy, pero hindi siya mag-survive doon. Maganda yung kill na nakuha nila doon. 292 para doon sa Witch Doctor, pero si Poppy mukhang... May dust eh. May detection nga siya. At wala na rin tulong kami from the mid lane. Nag-farm na lang. Alam niya na ang kanyang kapalaran doon, mga sir. Nakakuha na sila ng stick. Nakapatay pa sila ng isa, which is worth it. Naku. Para doon sa Death Prophet. Iisa pa! Naku! Kasi nag-rotate nga doon sa bottom lane eh. Minsan talaga, may mga times na hindi umahindi na, pero kinibit na rin dito yung Doom ng Doombringer. Pero mas marami pa rin nakakuha doon yung side ng King Gaming. Nakakuha silang tatlo. Plus the kill streak nga. So, well played for King Gaming. 4-6 ang score natin dito. Going 9 minutes. Best of 1, mga sir. Yung less than 1K gold advantage nandito sa King Gaming. Pero dahil nga nagamit na rin yung Exorcism, mawasan na lang rin nila yung Torre doon sa... Luna, nakuha na naman. Sa ayun talaga makukuha lang na makukuha ni Bidwan. Yung Barak, kinansin na rin yung Church of Darkness niya.
So balik tayo dito sa mid lane. So nag-expire na yung exorcism dito ng Death Prophet. Pero may nagbabalik sa lane. Nandito yung Sand King. Battle Strike tumama. May Charge of Darkness pero wala. Inispatan muna. May Rubik din eh. Pwede rin makakancel yun ng tele o kaya nung Searing Chain. And at yung Doom nakahinga naman dun sa taas. Medyo nakaluwag-luwag siya. Kanina siya yung nahirapan sa lane. Sakit mo na. Ah. Kabiglang yumaman nga sa kanya yung Sand King. Nakuhanan siya ng dalawang kill. Level 9 na Death Prophet, samantalang level 6 si FaZe sa kanyang Medusa. Sa tingin ko okay lang naman. Si Ember Spirit naman mataas yung level pero sa bottom lane. Ako, eto na nga tayo. Pero may Remnant to eh. May Remnant ka ba, sir? Merong Remnant yan. Tinatansya niya eh. Lalaban. Uy, napagandang stolen Barrow Strike come from Yapzor. At si Dark nandito lang sa tree line. Makapag-regen na rin naman dito si Mid One with his Ember Spirit. Ang ganda ng Barrow Strike doon rin. Saka sulit na ngayon. Nakita niya rin naman na level 6 na nga yung Ruby. Kaya gumo rin sila. Meron rin naman siya band eh. Ako, eto na parang si Alu lang yun. Naglakad ng epicenter. Pero yun nga lang, kabalik pero taran. Pero ito, nakakuha ng kill. Nakakuha ng kill. Umabot yung Barrow Strike tsaka yung epi. Nilakaran lang, no? Saka nakita niya rin na wala yung Rubik doon eh. At 10 minutes in, 6-7 yung score natin. 1K gold advantage para sa Secret. At nakakuha na ng Blink Dagger rin doon yung Sand King. Pero ito mukhang mamamatay na naman si Poppy. Ang ganda ng bounce nung paralyzing cast. At nakuha pa dito ng Death Prophet yung kill doon sa Bounty Hunter ni Poppy. Ito yung isa sa mga problema nila. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya level 6. Oo, oh, yun nga lang eh. Compared doon sa Spirit Breaker. Spam nga, spam yung ano. Spam yung SK ni Alo. Naglakad, nilakaran lang. Pero okay lang. So 6-8 kagad tayo dito mga sir. Mukhang tama si Sean dun sa prediction niya. Sa first 10 kills lang yun ha. Aggressive yung ano, yung King. Ganto lang yan mga sir. Kung first 10 kills lang ako usapan, syempre doon kayo sa aggressive na team. Aggressive ka talaga tong King eh, no? Eminem, huwag kayong skamas yan si Bayabas. Huwag kayong magpapaniwala doon. Pero yung side ng King Gaming, nandito naka-smoke up 3-man. Smoke Charge of Darkness. Kinimit na naman dito. Battle Strike for the setup. Tumama rito plus the Nether Strike and the Greater Bash. Diyos ko, lahat na ibinigay dito kay Mid One. At makukuha yung kill Fata. Eto na ang kanyang Doombringer. Binigay yung Doom dun sa Death Prophet. Pero ayun na naman. Pero mamatay ito. Grabe si Yapzor dun. Baka Yapzor yan mga sir. Kuha, pero wala na siya mang-cancel sa TP. Double connection na naman or yung double hit yung Barrow Strike, yung stolen Barrow Strike from the Sand King. Naging sulit pa kayong pagkakamatay doon ni Mid One. Yung Death Prophet, kailangan niya na gumamit ng Shrine, pero yung bottom lane, pwedeng-pwede na kanila basagin ngayon. So, si Poppy, ayan na si Kuya Nick! Isog na! Nakaantabay na may shuri ko. Subscribers! Subscribers! Takbuhan na kagad. Pero yun lang. Charge of Darkness at may Dust of Appearance to mga sir. And it's another kill for the side of King Game. First 10 kills na kuha nila mga sir. Uy! Yung epicenter na naman! Binigay! Pero this time meron may counter Barrow Strike! And mamamatay ka dito yung Death Prophet. Hindi matapos. Eto na rin yung Eclipse. Pero Yapzorb, mabubuhay ba? Hindi. Mamamatay. Stolen Eclipse. Pero ito pa, isunod mo na rin. So, two heroes out for the side of Team Secret, mga sir. Saka nakapag-reset na rin kasi doon yung Kin Gaming and yun. Kaya nga nakabawi pa sila doon. 12 minutes in 9-12 yung score natin. First 10 kills makukuha ngayon ng Kin Gaming. So, sa mga nanalo ng first 10 kills, congrats and wala ba tayo dyan? May pa-battle pass ka na, may pawala ba tayo dyan? Ay, ay, Diyos ko. Kung si BYB ang kasama mo, parehas pa kayo. Nakawa lang ako dun. Okay? Pero eto na naman tayo. May movement coming from the side of King Gaming. Charge of Darkness, Maledict, Witch Doctor Ultimate. Lahat na binigay pero na-dodge! Hindi, mamamatay ito. Aabot ba? Nagtitik pa rin mga sir. Aabot. Eto na. Tapag TV sa Fountain. Well played. Ganda ng micro niya dun. Pero yun lang, mamamatay dito yung Barra. Ang maganda dito sa King Gaming, talagang sulit na sila at lahat ng mga rotations sila. At kapag kailangan nila magbigay ng mga ultimates sila, binibigay na nila. Alam nila na pwede naman nila ibigay at makakasecure sila ng kill. Lalo na kita mo kahit nagbigay na ng epicenter, nagde-death ward pa. Makakuha lang talaga ng kill. Pero ito ha, medyo nakapag-farm na maigi rito si Ace with his Medusa. Anong nangyari? Subscribers. Subscribers. Shoutout kay Kuya Nick na bagong gising lang.
na subscribers tayo, mga sir. Ayos na ba PLDC? Hindi ko alam. Eh, naglalag din ako sa bahay. Pati yung mga YouTube videos lang, nahihirapan mag, ano, mag-buff o mag-buffer. Ay, nako. Anong nangyari, PLDT? Pero eto, Dark, nakabang. Eto na rin yung Church of Darkness. Eto yung Witch Doctor, kinasama, Barrow Strike, basta paralyzing cast into Maledict, mga sir. Pero si Earring Chain lang, and the counter Barrow Strike again by Yapsource Rubik. Eto yung nahabol nila, mamamatay yung Sand King na nakatrack pa yun rin. Take note, track kill. Isunod mo mga patlo, mga sir, si Earring Chain tumama. Another Barrow Strike sa dalawa. And nakapag-doom kaagad dito yung Doombringer doon sa Death Prophet. So end of aggression. Tatlo nakuha, lahat yun may track kill. At ang alam rin kasi nila na yung Death Prophet hindi rin naman makapagbigay ng exo dahil nga naka-doom siya. Sulit na sulit rin yung nangyayari dito para sa secret. Secret. Kasi ang hindi nila napapansin, yung Medusa naman yung nakapag-farm. Kahit na napapatay si Midwan. Sorry si Masabit. Ang problema doon, eto nga yung Medusa, nakapag-farm siya na maayos, nakahinga siya, at siya pa yung pinakamayaman ngayon. So, eto nga natin. Tatlong kills para sa wala eh. Maganda rin yung ginagawa ni Yapsor na lagi niyang hinuhold. Sa dinami-dami niyang skill na pwedeng kuhanan, na kinukuhanan niya lang si Santi. Pero eto, may Church of Darkness. Kumulit! May kumulit! E di pag kumulit, EDG, patay yung Witch Doctor na kumulit, mga sir. Eto na rin yung exorcism bombs for the Dead Prophet. Pero na telekinesis dito si Yuna. Yung barot room niya, yung stolen na Witch Doctor Ultimate. At isama mo ba itong barot room, mga sir? E da, Barrow Strike dito. Makakatakas mo si Dark. 1 second cooldown, wala na. Makaka-escape pa rin siya dyan. Pero ang ganda nung ginawa ng secret dun. Tsaka siguro, isa ring factor na yung mga nakukuhang skills dito ni Yapsor. Lagi naka-steady lang eh. Pwede, ano, sobrang dalikuan yung Death Ward. Tapos yung Barrow Strike, yung Eclipse na pwede mo kuhanin agad. Grabe si Yapsor. Rubik God. Isa sa mga Rubik God bukod kay FY. So, score natin dito 16-12. 16 minutes in. 10,000 gold lead for the side of Team Secret, mga sir. Pinatikim lang gusto pa manalo. Ayan o, Rubik. Ay, mali pala. Ito pala sa taas. Rubik, 73% taas the win rate. Para kay Yapsor. Taas nun for Rubik. At ang, kaya hindi lang yun basta mataas ha. Kasi lagi niyang ginagamit eh. Alam natin kapag lagi natin ginagamit, tapos nagbabalance yung mga win mo at saka mga lose dun dapat, di ba? Mm-hmm. Pero sa kanya, mataas pa rin. Pero ito, tignan natin. May movement na naman. Yung Witch Doctor, maispatan niya rito ni Papi. Yung Bounty Hunter, ay yung Janada hit plus the truck. At may kaganapan din yung may na-doom. Ito na naman yung ultimate. Plus the telekinesis. Patay din dito yung Witch Doctor. Isunod mo pa to, mga sir. And double kill para kay Mid One. And habang nangyayari, nakita mga niya sir, rin pa-expire na eh, kaya kumuha na siya ng skill dun sa Sand King. Pero ito, susunod ka pa. Uy, yun lang, sayang. Ready na rin sana yung Searing Chain. Pero ang problema, naka-charge dito si Ace sa kanyang ano Medusa. Uy, yun lang, may Yule Scepter na rin pala pati to. Item. Ito yung kanyang item. May Hurricane Pike siya. Pwede niya pala ganyan. Ayan na nga, na-Hurricane Pike, mga sir. Basic na basic. Patay. Nasa mali yun. Tinuloy niya. Tsaka maganda rin yung timing ni Ace. Sobrang maganda talaga ng timing nila. Pero ito si Mid One with his Ember Spirit, mga sir. At tumama is Light of Fist into Searing Chain. Pero wala. Walang follow-up. Napapanis na rin yung bar. Maganda yung pinakita niya kanina. Sorry. Dahil nga early pa lang yun, mababa yung levels dito ng Secret. Hindi pa nila agad nakuha yung mga ultimate sila. Pero nung nakuha na ni Yapsor, yung level 6 niya, dun na nagsimula eh. Grabe si Yapsor. Nagsimula yun sa mga stolen Barrow Strike niya, mga sir. Kung napanood nyo yun. Yapsor still. Meron siyang stolen. Hot dagger na agad. Kiyaman eh, no? Ay, teka lang. Sige lang. D.Y. Sorry. Pero gagamitin pa ni Yapsor yung stolen na Sandstorm. May detection ba to? Yes, sir. May detection siya dyan. At basic lang. Dagger out, mga sir. Dagger out sa matalik. Pero kanina, yung Team Secret nanalo na po. Yan na, pero may defensive Yule Scepter na ginamit dito. Ay, yung Epicenter sa dalawa. Tumama, mga sir. Nether Strike ginamit din. Silence up. Pero Hurricane Pike palayo into safety. Pero yung Paralyzing Cast,
Yun lang, nahabol dito at mamamatay yung Medusa plus the bounty hunter ni Poppy. At eto pa yung Church of Darkness, pero hindi, kinansel up na kaga dito ng nung bara, hindi, napunta pala dun sa top lane. Pero nanganganib dito si Yamso na may killstreak yung mga sir. At ang ganda sana nung blink in last na center conqueror stun, pero yun lang, napanis sila dun, Rain. Kasi ang mali naman nila dun, alam, dapat pa rin nilang i-take note na yung King Gaming talagang malakas kapag sa teamfight na kompleto sila. Nabigay nga din yung EXO, nabigay yung Eclipse, yung Epicenter pa. Sobrang hirap rin nun para sa Team Secret kasi kulang rin sila. Si Yapser nga yung gumagawa ng play sa kanila para mag-counter-initiate. At yung nung nag-TP naman yung Emperor Spirit, sobrang baba na rin ng mga status nila. Halos wala na silang life. Kaya na, yun naman yung bawi naman na ginawa ng King Gaming. At na, syempre, magandang delay rin yun na etong Team Secret, hindi rin makakuha ng objectives. Kasi kung yung King Gaming yung naubos doon, ibang story yun. Sila yung pwede mag-high ground. Oo, pwede sila mag-rush. Ang gusto yun nila. Maraming pwedeng gawin dito kung sino man nanalo sa objective, especially kung secret yung nanalo. Pero kung King Gaming kasi, ang pinakamaganda talagang gawin nila dyan is bumalik sa pagpo-farm. Patagalin muna nila yung laro, mabigyan nila ng items yung Luna nila, yung Death Prophet, kahit siguro Aeon Disc lang. On his way na nga sa kanyang Black King Bar. Pero bago matapos ang lahat, ipasok mo nga direct yung ating next series, Best of One Day. So Fnatic versus The Final Tribe, ang ating SEA representative. Tinalo nila yung TNC 3-2 ang score nung best of 5 grand finals for the qualifiers for Southeast Asia on this tournament. Pero to Team Secret on the move. Nakaabang sila. Tinamatahan nila dami rito. Dami nila kailangan rin item eh. BKB, Lincoln. Pero ito yung Baratrum nag-charge sa baba. Yun wala lang, mali ka dun. Uy! Yung Death Prophet nandito. Shurikintos, binato na lahat. At makukuha nila yung buhay dito ng ganun Death Prophet. Kabilis. At yun lang. At eto yung ultimate din, kinasa ng Witch Doctor, kailangan nilang bumakaw dito. Kina mo nga si Yapzor. Patay. Patay. Si Yapzor, si Yapzor. Ayan si Yapzor. Hindi niya abot eh, hindi abot ng range. Masyado pa ma... Kailangan niya mag-level 3. Pero okay na yan. Offlaner para sa Death Prophet. Gucci na sila doon mga sir. Samantaling Medusa naman after that fight. Scotty. Going for the Scotty. Midlane, hindi pa tapos. Pero ito, may kaganapan pa! Yapzor sumayaw, nakuha niya rito yung Lucent Beam, pero mapapanis siya. Iniwan na siya ng kanyang mga tropa beams, mga sir. So, 2-4-1 ang naging kaganapan doon. Nakabawi kagad yung King. Nakapakatindi. Pero ang dami pa kanina kailangan na items. Kaya kailangan talaga nila makapag-farm, kailangan nila kumuha ng objective na ngayon na nakukuha pa lang nila objective, yung tower sa mid lane. So, ito. Si Ace, again, sabi nga ni Baby Shark, going for the Scotty. Kaya kailangan ituloy niya lang ang kanyang pagpa-farm. So, maganda naman yung pwede ibigay sa kanya ng secret na space. Siguro kumuha na lang muna sila ng mga pick-off. Tapos kung saan sila kumukuha ng pick-off, nandun lang siya sa may likod nagpa-farm. Yup. Kasi medyo mahirap rin Romespo, yung Team Secret. Hindi katulad ng King Gaming na nandiyan yung bara, yung charge niya kapag nagkaroon ng clash yep. Or what. Gising na si Alo, nag-good morning na! Parang si Mayamas nag-good morning wala din! Wala ba tayo dyan? Good morning! At ito, naka-smoke of the seat, 4 heroes from ito, the side pilitan, of to, King. Pilitan. Kailangan nila makakuha dito ng significant kill para rin makakuha sila ng objective or better yet, kumuha sila ng Roshan. Ayan! Ayan na nga! Kaso yung libre lang! Basic na basic lang, hindi halata. Pero again, 4-man smoke, lapag ng Observer Orb dito sa high ground for the Asian, dito sa Radiant side. At pining na lang nila, Roshan na lang daw mga sir. Eto na nga. Kaso pag nag-Roshan sila, kailangan nila gumamit ng EXO. Kasi matagal eh. Hindi enough yung right click damage from the Luna. So, Exorcism, pinap, plus yung Sandstorm, yung Sand King. Medusa walking in. Nice pa nila rito. May Mumu. Ito, piniping out kasi may vision sila rito. Napakaganda. Huwag nyo magamitin yung Mumu. Na-awkward ako. Sa akin kasi nanggaling yun. Nakakaya. Hinabol ng Mumu. Uy! Paganda slide of fist. Tumama Farah jumping in. Pero mamamatay ka ni Witch Doctor. Yung Aegis na-pop. Samantalang si Dark, maganda yung pwestuhan niya rito. Ito na, ikukamit pa. Hindi, nag-TP out na lang. Wala na. Ibinigay na yung buhay ng Luna. Ito yung isa sa mga problema sa pub. Na nakikita ko lagi. Alam mo bakit? Hindi porket nakakuha ng Aegis yung kalaban,
magpo-farm na lang kayo. Kapag kaya nyo lumaban, lumaban kayo siyempre. Huwag nyo patagalin yung laro, huwag nyo i-delay na. Yun din yun siguro nakikita ko sa mga ibang teams na kahit di naman nila kailangan antayin yung mawala yung Aegis. Kung kaya-kaya nyo naman lumaban, bakit hindi, di ba? Yun ang may magbibigay na sa'yo. Level 1, no? Si Boss Edgy Boy. Thank you po. Ilang naka-answer yung Nether Strike at Fata jumping in pero na-silence up siya dyan. Yapsor with the telekinesis kagad. Eto na nagkagulo Yuna with the Church of Darkness. Pero si Fata, buhay na buhay pa rin. Mid 1 with a godlike streak. Bye, baka dito yung mga namatay from the side of King Gaming. Hurricane Pike, ginamit na rin ni Medusa. Takbuhan na agad. Uy! Nahuli rito pero Ember Spirit mag-remnant out lang. Nakatrack up dito 2 heroes from the side of King Gaming. Eto na yung Church of Darkness. Ang problema, wala nang mana si Mid 1 pero hindi, nakakuha siya ng Bounty Rune. Kalma ka lang. So that will give him time. At nandito rin naman si Yamsor to provide help. At eto na naman tayo with the Searing Chain for the 2 heroes. Blink out para dito sa Rubik ni Yapsor. Basic na basic lang. Grabe yung habol na ginawa nila dun. Wala pa silang napala. Napag-BKB pa nila yung Death Prophet. Wala, ito talaga. Kailangan nila kumuha ng objective dito. Kung hindi na talaga sila makabawi sa kill, kailangan pa rin nila makabawi sa item. Pero ito, meron nag-sub si Jami Gucci. Yan, thank you sa suporta. Shoutout sa'yo, Jami Gucci. And thank you for subscribing. Grabe galawan ni Mid 1, oh. So, in-expect na rin talaga na mayroong bounty rune dun. Giveaway. So, ito, pagkatapos itong series na to, tuloy natin ang giveaway, mga sir. Okay? Pasensya na kasi pagod yung mga tao kagabi. Charge of Darkness, again, ibinigay dito kay Papi. Papi, tinamaan plus the Dust of Appearance. Mystic Stick, pero napakit ang Barrow Strike sa dalawa. May follow-up ba? Yapsor, yan dito, nakaantabay. Ayun yung Blink Eve plus the Telekinesis. Napakasakit. Witch Doctor, mamamatay. Epicenter, Force Stop, tumama. Lalaban niya. Nandito na si Mid 1. Pero yung Eclipse, ibinigay. Ace, mamamatay. Pero eto, papalag pa rin dito yung Ember. Ember, hindi na, nandito si Fata to take that kill. Pero silence up kaka dito si Ember Spirit at mamamatay si Mid 1. Pero is this sobrang laking pera, 975 gold para dun sa Dead Prophet. Pero hindi pa sila tapos, nangungulit pa dito si Poppy, nandyan pa si Fata. So, diba kapag kompleto sila, sobrang hirap rin pumalag ng secret. Kasi hindi lang usabang items, marami talagang items na kailangan yung kin para hindi sila maboset dito ng secret. Kailangan rin nila ng damage. Pero once na maibigay nila yung mga ultimates nila at magamit nila ng maayos, kita mo naman kanina, diba? Pumapalag yung Medusa, pero nung nandun na yung Luna, nabigay na Eclipse, wala, nasecure na agad nila yung kill. And bano na rin, wuna yung BKB dito ng Luna. So ito na nga, bibili naglalag daw. Talag ba? Nagtatalag ba? Sabi to yung clash. Kailan ko laban ng TNC? Ang TNC maglalaro on Monday. Tama? MDL? Mm-hmm. Monday yung MDL, mga sir. Anim na araw yon. So, eto na kasi Fata. Naabang sa 3-line Mid 1. Eto yung Church of Darkness, mga sir. Paralyzing Gas, ibinigay basta Maledict. At may counter initiative, pero naantala ka agad si Fata. Yung silence na naman dito, nag-BKB na rin yung Death Prophet, pero yung Witch Doctor mukhang mapapatay na dito. Hindi na nga pinansin dito ni Fata yung Witch Doctor kasi kaya nang i-handlein ng Ember Spirit tsaka nung Rubik, pero hindi pa tapos to. Scorchord still online, pero unfortunately nakapag Charge of Darkness kagad dito yung Baratrum, so wala na, safe na siya, mga pero sir. Pero tama yung sa Twitch chat, ha? Sabi niya kapag ano, wala daw ultimate dito yung Kin, i-pressure niyo na, panalo niyo na. Yun naman yung hirap sa Kin kasi sobrang tagal ng mga cooldown ng mga ultimates nila. Ultimate sila, true. Na doon rin pumapalag yung secret. Lagi nabubusit itong ano yun, no? Doombringer ni Fata. Ito yung nag-blink in, masasilence siya, so wala siyang hindi, pero maibigay. Pero kanina kasi sinilence na agad yung Ember Spirit. Ember Spirit. Kaya rin nakapalag sila dun sa bottom. Ayan, tingnan natin. Baratrum, again, nakaantabay. Hindi na tumuloy yung item progression nito. Pero he's going for the Blade Mail dito sa game natin. Wala na siyang pakialam sa threads. Pero eto yung si Fata with his Doombringer. And yung Ember Spirit naman, ayan, tingnan natin ang items ng ating mga heroes dito. BKB rin. BKB, going for the BKB. Buo na yung BKB niya, eh. Uy, pero ito, naispatan nila rito yung Sand King. Patay ang Sand King, mga sir. Okay na rin yan. Si Mid 1 nakakuha. Si Yapsor yung naka-yules na. Mm-hmm. Yaman, no? Ay, hindi. Si ano, si Papi. Papi. Akala ko sa kanya pa rin, eh. Papi. Yung Death Prophet dito going for the Shiva's Guard. Yung Luna naman, going for the Butterfly.
which is another good choice. Pero yun lang, naibit yung Baratrog. Charge of Darkness ibinigay. Pero nandito si Midwan. Sayang yun, hindi tumama yung Sleight of Fist plus the Searing Chain. Sayangs na sayangs. Pero kailangan na dito ng Team Secret na ma-close out yung game to. Matagal na nagkakaroon na rin ng items dito yung Keen Gaming at nahihirapan na rin sila sa Maclash. Kailangan talaga nila makombo ng pick-off eh. Casual ano, buckler lang yung mga sir. Casual buckler yan. Ayan, plus 2 armor sa lahat ng allied units plus 25 seconds on heroes, 30 units naman. So, magandang nga casual buckler yan. Or armor. Armor. Uy, absorb Ling Ying plus the telekinesis plus the stolen spell which is yung creep swarm ng Death Prophet. Pero, gugulo lang yun. Eto na yung Baratrum, nakasmoke dito yung 3 heroes from Keen Gaming. Kay Fata tumama. Kailangan niya cancel yung Church of Darkness. So, uy. Nag-drop ng Obs plus the Sentry Ward dito sa high ground. So, ayan, nakikita nila yung movement ng Secret. Pero habang nangyayari yan lahat, si Ace naman nakabasag naman ng tower doon sa taas. Pero nag-start na initiation ng galing sa Sandkick. Binigay na rin yung Eclipse. At eto na yung Midwan's Ember Spirit. Pero nag-greater pa siya doon. Pero nasa backline yun lang. Mamamatay kagadid yung Witch Doctor. Hindi pa tapos yung chase down. Nakadoom yung Death Prophet. And Midwan with another dominating streak. Plus kinap na rin yung Stone Gaze. Tumama yung Searing Chain. At mamamatay yung Luna mga sir. Babaasag pa sila dito. Nung gumamit rin kasi si Midwan ng BKB niya, first time niya gamitin yan. Kaya lugi talaga dun yung Keen Gaming. Nakakuha sila ng tatlong heroes at si Ace naman, basic na basic lang. Alam niya na si Midwan yung ifo-focus dito ng Keen Gaming. Kaya nakaka-free hit rin siya. So tignan natin, makikita natin first tier 3 tower bumagsak sa loob ng 30 minutes dating game. Ang ganda ng Hurricane Bike mga sir! Mamamatay dito yung Death Prophet. Isusunod ba rin nalang rito si Dark? Eto pumapalag si Midwan. Pero wala, huling-huli. Huli ka mga sir. So, si Dark Renem, masyadong napaaga yung pagkakamatay niya doon dahil siya nga yung nag-initiate. Which nakalaban naman yung Team Secret, pero GG will be called. Ganda ng ginawa doon ni Ace. Inuri game fight niya pa-advance yung Death Prophet at wala na siyang nagawa. So, yun nga lang. 34-21, 30 minutes at tapos ang ating game. Secret, 2-0 na. Gandang start for Team Secret mga sir. At yung game sila na close out nila ng isa 19 minutes, yung isa 30 minutes. Yun. Maaga, so mabilis na pahingahan. Pero patingin muna na up next natin dyan. Pero ako kasi tingin ko, draft pa lang. Draft pa lang, nabigay na agad yung mga gusto nila. Nang Secret nga. Pero up next yan, Fnatic versus The Final Tribe. Best of one pa rin yung laro nila. Pero kung gusto niyo ako i-follow, alam ba kung saan yan? Hindi ko alam. Hindi siya, siya. Hindi, ikaw ba't nangisag ka? Ito yung aking page, yung at Stats Girl Rain, yung mismong Facebook ko kung gusto niyo rin i-follow. Rainzerlin.manaig, yung Instagram ko at Twitter, Sleeping Sirlin, yung aking Twitch na malapit na po ako mag-stream, basta magkaroon lang ng sariling streaming PC. Pero sa ngayon, MMR Warrior at Roshpit, twitch.tv/Rainzerlin. So, ayan na nga. So, sa akin naman, basic lang din. Ayan na, lahat ng updates makikita na dyan. Puro Alice Calves. Siyempre. Pinag-isipan mo siguro yan. Hindi ko pinag-isipan yan. Ang hirap. Ba't naka-jacket? May mga sakit po kami dito. Huwag kayo maniniwala, Carl Salaw. Huwag ka maniniwala kay Coach. Scamas yan. Dito to yung M&M. Mahirap lang tayo. Tumataba siya rin. Hindi tumataba yan. Alam nyo, iba lang talaga yung itsura ko pag sa ano. Hindi ko alam. Hindi sa pagsakam talaga. Mukha talaga ang mataba. Kapag nakita niyo ako sa personal, sabihin niyo naman pet ko. Yun, totoo yun. Pero, hoy! Umayos ka. Susuntokin kita dyan. No, man. Pero, eh na nga, magpapag-giveaway ba si Kuya Nick now na? Akit ba siya? Sige, hintayin lang natin. Hintayin na si Kuya Nick. Hintayin lang natin si Kuya Nick mga sir. So, dito na magtatapos yung dalawang best of... Tandaan nyo guys, GSE, lahat ng games sa group stage, best of one. Single round robin tayo, bottom two, tanggal. At yung anim na team, papasok sa playoffs. So sa playoffs naman, single elimination, best of three. So kung matatanggal kayo, wala nang lower bracket, tanggal ka na rin. Sira ulo kong gimong. Kanina ka pa. Hindi. Scamas yan si Baya. Basta kayo maniniwala dyan. Pero yun na nga, magbe-break lang tayo. Baka pagbalik natin, nandito na si Kuya Nick. Tuloy-tuloy tayo sa ating giveaway. So again, ako si Carlos. Kasama ko rin si Baby Shark Rain. Magbabalik ang Wombo X Combo after a short break.